Hello po, God's day to all and good morning po ulit sa inyong lahat. Wednesday na po today and start na po tayo. Pray po muna tayo kay Lord. Father God, nandito na naman po kami. We pray Lord na masaya kayo at sana Lord na ngayong araw na to yung mapapakinggan namin na maging guide namin Lord sa buong araw. At tulungan niyo po kami, Lord, na maunawaan ng buong puso ang inyong mga salita. Lord, salamat po dahil nandyan kayo parati. Yakapin niyo kaming lahat at i-guide niyo po kami in Jesus' name. Amen. So yan po, handa na po ba kayo? Dahil po ang araw na to, ang title natin ay Ultimate Healing. Gusto niyo po bang gumaling? Natural, kahit po siguro hindi ko sabihin sa inyo, ay ipipray, request pa ninyo yan, di ba? Dahil lahat ng tao gustong gumaling. At ang verse po natin is taken from 2 Corinthians chapter 1 verse 3. Ang sabi po niya dito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, pinipraise po niya unang-una si God the Father in heaven. At diniscribe niya na, sino ba praise be to God? And, at Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion, and the God of all comfort. Kung dinidescribe po niya dito kung sino si God, the Father in heaven, the Father of our Lord Jesus Christ, siya daw ang God na compassionate. At saka, God of all comfort. So, nung binasa ko po to, sabi ko, bakit ultimate healing? Eh, yun naman pala po. Eh, nung binasa ko po ito, mag-i-intro lang po ako kung bakit po, saan po nakuha ang 2 Corinthians chapter 1 verse 3. So, dito po sa Bible, ito po ay sulat ni Apostle Paul para po sa mga Corinthians. At knowing na plinan po niya ang church na to, isa po to sa mga mayayaman na church na naplant ni Apostle Paul. Pero po, as a leader, ito pong letter na to is all about yung sulat ng ni Apostle Paul sa kanila. Sabi niya, his passion, gusto niyang ipakita yung passion niya sa pag-share ng gospel. Kasi yung mga time po na to, marami mga false prophet kung ano-ano pinagsasabi. Pagkatapos, his deep love for his churches, kung pinakita niya po na mahal na mahal nila, ang mahal na mahal niya yung church ng Corinthians. At the pain he felt over misunderstanding, rejection, and attack. Kasi nga po, si Satan, yun po talaga ang tinatrabaho niya, yung para magkaroon ng misunderstanding ang mga kapatiran sa Panginoon. Kasi sabi niya nga, pagka tinitingnan tayo ng iba na hindi naniniwala, pagkatapos pagguguluhin tayo ni Satan, yun na. Ay, yun mga yan, yun, nag-aaway-aaway. Diba? Ganun po. Kaya po, ganun, under attack din sila ni Satan, hindi lang po si Paul bilang leader, kundi po lahat yung mga ibang believers doon na nagkaroon ng misunderstanding sa pagkatao po ni Apostle Paul. Tapos, and the cost of his suffering. Tapos, dito po, pinakita, kwento din yung mga pinagdaanan ni Apostle Paul na kaya niya sinabi na si God is the Father of all, a Father of compassion and of all comfort. Dahil sa lahat po ng patotoo niya, kung paano siya kinomfort ng Panginoon at yung compassion ng Panginoon sa kanya. Bakit daw po? Para kung ano po yung naranasan natin, naranasan niya, sabi niya, maibahagi niya po at mapakita niya rin sa iba. Kaya po tayo ganun din.
alam ko po na wala namang perfect na relationship dahil walang mga perfect na tao. Pero we can choose to follow God's ways always. O, diba? O, sige na po. Diretso na po tayo dito. Pasensya na. Yun lang po yun. Kaya siguro ang sinabi dito ni Pastor Max Locado ultimate healing. Saan? Okay. Pero bago po nun, another ano po, ito po ang ating devotional book na ginagamit, na binigay po ni Ma'am Elizabeth Tan, dedicated for 2021, kasi po may nagtatanong kung ano daw po yung libro na ginagamit ko. Baka po magtaka kayo pagka nabuksan nyo, ay may mga dagdag na po ito dahil sa kadaldalan ko. At syempre si Lord pa rin po pinagpe-pray ko na magsalita sa ating lahat, pati sa akin mismo. So ayan po, ready na. Ito na talaga. Sabi niya ni Sir Max Locado, Pastor Max Locado, sabi niya, "If you are sick, cry out to Jesus. He will heal you instantly, gradually, or ultimately." So, may three ways po si Lord to heal us na parang nakita ni Pastor Max Locado dito. Instantly, gradually, or ultimately. Ay, sana nga po ultimately kagad ano, o di kaya instantly. Kasi yung iba ayaw na talaga ng gradually ngay, parang ang hirap magantay. Pero God has a special way kung bakit matagal, mga kapatid. Kaya ito na po. Pero bago po nun, sisiksik ako. Ang healing po kasi ng Panginoon, ano yan sa buong pagkatao natin. Ano po ba ang i-heal niya sa atin? Siyempre, physically, yung mga sakit natin, mga disease, ano pa, sa kahit anong iniinda ng katawan, pwede po nating hilingin sa Panginoon yun na i-heal tayo. Pangalawa po, mentally, pagka po kayo na de-depress o kung ano-ano ang pinapasok ni Satan sa ating pag-iisip o discouragement na mga binubulong niya o yung lies na sinasabi ni Satan, hilingin din po natin na, "Lord, tanggalin niyo po ito sa akin. I-heal niyo po ang aking pag-iisip na makapag-isip ako ng mabuti." Pangatlo, yung emotionally, di ba ba? Yung kapag kayong naiinis ka, nasaktan ka, niloko ka, ano pa, yung binakstab ka, hindi nila nagsalita ng diretso, mga ganyan, yung mga bagay na hinanakit mo sa puso, hilingin din po natin sa Panginoon yan. Ano pa, o yung kung ano pa, kung nainggit ka, o sumama ang iyong loob sa taong yun. Tapos, yung spiritually, sabi nga po natin, hindi po natin talaga isa-separate na, physically lang ako na humingi ng healing kay Lord. Kasi dikit-dikit po yan, affected po lahat hanggang sa spiritual life natin. Pero alam niyo po ba, nasabi nga, God can heal us. He is our comfort and has compassion. Kaya sabi niya, cry out to Jesus. So ito, sabi niya po dito, He may heal you instantly. Ganun lang. One word was enough for him to banish demon. Naalala niyo po ba yung demonyo doon sa Gerizim? Yung tinanong ni Jesus, pagbaba niya pa lang. Tapos sabi niya, "What is your name?" Tapos sabi nung lalaki, "My name is Legion." Kasi ang dami-daming demonyo ang sumapi sa kanya. Pero nginig na nginig sila at takot na takot. Sabi niya, "Huwag mo kaming anuhin, huwag mo kaming ipadala sa impyerno. Pupunta na lang kami dyan sa mga baboy." Diba? Instantly, gumaling yung taong yun. Heal epilepsy or raise the dead. He may do this also for you.
He may do this also for you. Sabi ni Sir Max Tocado eh. Kasi marami nang ginawa sa ang Panginoon na instantly gumaling. Si Bartimaeus, di ba? Instantly gumaling. Oh. Tapos yung, sino pa ba? Yung nandoon sa, yung four friends, binaba nila yung paralyzed na friend nila. Tapos instantly pinalakad. Get up and walk. Sabi ni Jesus, oh, your sins are forgiven. Ito naman po, yung pangalawa, yun po, instantly tayo pwedeng ma-heal ni God. Pangalawa, or He may heal you gradually, dahan-dahan. In the case of blind man from Bethsaida, Jesus healed him in stages. Makikita po yun sa Mark chapter 8, verse 22 to 26. Yung bulag po, hindi katod kay Bartimaeus, instantly na kaagad siya. Ito po yung nag-spit pa si Jesus sa mud, tapos nilagay niya sa mata nung bulag. Pagkatapos sabi niya nang ganyan, nakakita ka na ba? Tapos sabi niya, Lord, parang ang labo-labo pa, parang mga puno lang yung mga tao. Tapos nung hinugasan niya na yun sa ng tubig, dahan-dahan, tapos nakakita na siya. So, meron pong ginagawa ang Panginoon at may different ways po siya para magsagot sa atin. Pero, pag gradually po yan, sigurado po ako, meron pa po siyang character na minumold sa atin. Pero, as long as we follow Him and have faith in Him and believe in Him, gagaling po tayo. And the last, and don't forget the story of Lazarus, sabi niya, ay isa pa pa daw po na example. By the time Jesus reached the cemetery, Lazarus had been in the tomb for 4 days. But Jesus called him out. Did Jesus heal Lazarus? Yes, dramatically, but not immediately. O parang ito naman po, wala ng buhay talaga. O pero, binuhay pa rin ni Lord. Dramatically naman. Meron pa siyang, alam nyo yun, may suspense pa na dadaanan yung buhay natin bago heal na. Ganun. O diba, si God talaga, marami siyang style sa buhay natin. Ma-style din po si Jesus Christ, no? Creative. Para alam nyo yun, yung experience po natin ng healing kay Lord, kakaiba. At makikita po natin na God is great. Oh. Tsaka kakaiba siyang sumagot sa ating mga panalangin. Eh syempre po, apasakay, sabi nila, o di kaya, ay ganun din sa'yo, ay ganun din sa'yo. Ay si God, hindi ganun. He's the author of our life. The best script writer ever sa buhay natin. Kaya, alam niyo yun, yung bawat isa, mamamangha ka. Wow, ang galing. Diba? Hindi yung pare-parehas, paiba-iba. At our highest hope, ito na po yun. Paano kung hindi instantly? Paano kung hindi gradually? Meron pa po yung pinaka-best sa lahat. Our highest hope, however, is in our ultimate healing. In heaven, God will restore our bodies to their intended splendor. We know that when He is revealed, we shall be like Him, sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 2. God will turn your tomb into a womb of which you will be born with a perfect body into a perfect world. In the meantime, keep praying. Father, you are good. I need help. Please help me. Ba't po ako naiiyak? Naalala ko po yung si Ate Jackie Martinez. Hipag po ng hipag ko. And ang tagal na po namin siya pinagpipray. Sabay-sabay po sila nila Ate Ems ng hipag ko na pinagnanalangin namin last year pa. We thank God dahil iba-iba nga po talaga yung prayer example ng pagsagot ni God sa prayer natin. Kaya Ate Ems, sobra po kaming na-amaze dahil yung sinasabing napaka-daming bukol noon, yung prayer namin na after prayer and fasting for 7 days, tapos nag-wait pa po siya ng ilang linggo, tapos nagpa-ultrasound siya uli,
si sabi nung ano doctor sa kanya na let's wait for 3 months. Tapos nung nagpa-ultrasound po siya, nagtataka yung doktor. Sabi niya kay Ate Emma, sabi niya, Emma Gonzalez po, yung ka-churchmate po natin, sabi niya kay Ate Emma, bakit ka na-aborido? Eh, wala naman ditong ano, wala naman kami makita. So, nakita ni, na, pinakita ni Ate Ems yung ultrasound siya and everything. Wala na daw yung bukol. Instantly. Kay Manong Banji naman, ang nangyari sa kanya, nagkikimo rin po siya, nag-undergo din siya na radiation, and ano po, before po na magkimo siya nun, nakita na yung ano na, sabi niya parang, yung benign na, pero diretso pa rin dahil alanganin, hindi pwedeng i-stop kasi nag-start na siya ng chemo. So, okay na po siya, nag-grow na yung hair, nag-work na po siya ngayon sa ano, may work po na blinis si Lord sa kanya, sa isang rehab center. Tapos, gradually po na hinilis yung hipag ko. Pero si Ate Jackie, yun po yung sinasabi natin na ultimate healing. She suffered from yung cancer po, breast cancer, tapos dumating na po siya sa time na hindi na siya makalakad. Pero nandoon pa rin po yung faith. At yun po yung isa sa mga I believe calling ni God na pintahan namin siya in everything. Yun lang po yung makakayanan natin, di ba? Pero yun po yung ultimate na pwede nating ibigay sa isang soul, sa isang tao na may sakit. Yun po yung pinaka-best. Yung maalala nila who is Jesus Christ in their life. Tapos nung, basta po pinapapunta ako ni Lord, tapos pinutahan ko siya. Nagpe-pray po kami parati. Pero po nung time na ano, talagang pinaalala sa akin ni Lord yung salvation bracelet. Tapos, alam niyo yun yung pinagpe-pray ko kung ano talaga ang dapat kong gawin. Kasi depressed na po siya. Tapos yung mga popsicle sticks po na ano, binubunot-bunot niya rin yun para maging ma-encourage po siya everyday. Tapos pag pumunta po ako doon, I see to it na I prepare something na para makakain siya kasi nagsusumbong sila sa akin na hindi na siya kumakain. Tapos yun, sa mga maliliit na bagay po, pero yung the best thing Lord na inano ni Lord is yung i-share po ulit sa kanya to recommit, tsaka po yung maalala niya talaga who is her savior. Tapos kwento ko po sa kanya yung salvation bracelet. Tapos sabi ni Lord sa akin talaga na i-anoint natin siya ng oil. So, dala ko po yung bigay ni Ma'am Che from Jerusalem na oil. Tapos sabi ko, Ate Jack, after ng explanation and everything, nabubuhayan siya, makikita mo yung smile niya. Tapos sabi niya sa akin ng ganyan, Ate Jack, i-anoint kita ng oil ha, kasi ito will bring you physical and spiritual healing. Sabi ko, naniniwala ako na may gagawin si God sa buhay mo. Ngayon yung leave the legacy na meron kang faith kay Lord dahil maraming nakatingin sa'yo. Warrior ka ni Lord. Tapos, alam niyo yung inano ko yung oil sa ulo niya, talagang makikita mo yung peace sa mukha niya. Tapos, natawa pa nga kami dahil yung pala yung si Ate Irene na kasama nila sa bahay, nandun lang sa kwarto. Paglabas niya, sabi niya, ako nga rin, sister, bigyan mo nga ako ng ganyan. Napat si Ate Irene, nag-pray kami. Tapos, inaano namin yung Psalms kay Ate. Tapos, after, tumawag na sila sa amin. Friday, Monday, Tuesday, dire-diretso po yun. Pero nung Wednesday, Thursday, hindi po ako pumunta. Friday ako pupunta. Tinawagan na nila ako. Tapos sabi nila sa akin na nasa ICU na.
We pray for them, the whole family. Tapos, yun. Pagkatapos po ng ano, sabi nila na wala na si Ate Jack, cardiac arrest. Pero alam niyo po yun, yung ultimate healing. Alam po natin na hindi na yung kayang ibigay ni God na happiness sa isang tao na naghihirap dito sa mundo, hindi natin kayang ibigay. At alam niyo po yung sabi po ni Dr. Ellie na yun na the time is up. You have done your mission. You have done your mission. Kaya alam ko si Ate Jack, naging good example siya sa family niya. Naging good example siya sa maraming kaibigan na meron siya. Yung mission niya kay Lord to stand firm sa faith niya. Ginawa yan tama. At sabi po ni Lord na, it's time, Jack. It's time to go home. Masaya po ako lalo na nung pumunta ako nung ano, one time lang po ako pumunta sa nung nasa St. Peter. Tapos kinausap po ako nung nag-iisa niyang anak, si Evan. Sabi niya sa akin, Tita, I dreamt about my mom. Nandoon daw siya sa isang place, tapos hindi siya makalakad pa. Tapos doon yung lola niya na, Lola Gloria niya daw na ano, hindi ko po alam kung patay na din siguro yun. Tapos sabi daw sa kay Ate Jack, Jack, you go inside na. They will hear you 5 minutes lang. Tapos pumasok daw siya dun sa door na yon. Tapos paglabas niya, nakatayo na daw siya. Hitang-kita siya ng anak niya na nakatayo. Tapos tumatalon siya sa tuwa. Kaya sabi ko kay Ivan, kay Evan, sabi ko, Evan, message ni mama mo sa'yo yon. Happy na siya. Kaya kung ano yung pinakita niya sa'yo, be strong. Ayaw ni mama mo na there's a time of mourning, pero hindi ka pwedeng mag-dwell doon lang. Dahil mag-ingat. Siguro kung tatanungin mo si mama, mama, gusto mo pa dito, sasabihan, Nona, I'll wait for you here na lang. Kaya po yun, na-share ko lang po na every one of us have a special time here on earth para to stand firm on our faith for Jesus, or to do our mission sa ibang tao, to share the gospel to them, para maalala nila kung sino sila, and that Jesus is their only Savior. At pagkatapos nun, pagkatapos na natin, yun na po yung ultimate na healing na mararanasan natin sa Panginoon, when we meet Him face to face. Kaya po, huwag po tayong mahinawa o matakot sa kahit anong pangyayari sa buhay. If God is with you, you will always be victorious. Wala po tayong panghihinayangan. Wala po tayong maaaksayang oras pag binigay natin sa Panginoon. Be part of the healing ministry of Jesus Christ. Para po pag tayo na din, we will be totally healed, ultimately. Yun lang po mga kapatid. So tandaan po natin that God is the God of compassion and comfort. Huwag na huwag po ninyong isababaliwala yung mga moments na ibibigay sa atin ng Panginoon pag sinabi niyang, be part of my healing ministry. You pray for them. You speak about the love of Christ to them. Comfort them with His words and promises. And yun lang po. Just do it for the Lord. Just do it. Sabi nga, di ba? Kaya yun po. Good morning and thank you very much po for being with us. Sana po marami po tayong natutunan. Ay, naku po, pasensya na. Sige po, pray na po tayo. Father God in heaven, we thank you. For you are the God who comforts us, Lord. You are the God of compassion. Alam ko po, Panginoon, na kinaawaan niyo po kaming lahat. Lahat po ng nasa puso namin, Panginoon. Lahat po ng mga taong pinananalangin namin, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo.
hawakan niyo po kaming lahat. Turuan niyo po kami na huwag po kaming ma-stop ng kahit na anong instances o situation, Lord God, to stop praying for one another. Lord, tulungan niyo po kami na huwag po kaming magsawa ng manalangin sa inyo para sa mga tao, Lord God, na dapat namin ipanalangin. Panginoon, we ask for your healing, Father God. Healing physically, Lord, sa lahat ng mga may sakit na pinapanalangin namin. Kahit sa mga sarili namin, sa kapamilya namin, Panginoon, mga kaibigan, kamag-anak, Lord, touch them. Sabi niyo, kahit hindi namin sila mahawakan, pero kayo, you will reach them, Lord God. Ganun kayo ka-powerful, Lord God, and mighty. Lord, pinipray po namin, heal us, Lord, emotionally, kung meron man pong sama ng loob, unforgiving heart, Lord, kung meron man po kaming mga jealousy or grieving sa loob ng aming mga puso, Panginoon, Lord, nililet go po namin, all pride, Lord God, yung iwaksi po ninyo in the name of Jesus. We pray for your healing, Lord, mentally. Lord, tanggalin nyo po sa amin lahat ng negative thoughts na ibinibigay sa amin ng kalaban, Lord. With the helmet of salvation, we pray in the name of Jesus, Lord God, na hindi po yan tatalab sa amin pag-iisip. At you will be the king of our mind, Lord. Control us in everything, Lord God, in every decision that we make. Heal us, Lord, spiritually, Lord. We need you. Hanggang huli, Lord God, that our faith for you, Lord, will remain strong, Lord God. Help us to be strong, Lord God. And help us, Lord, na hanggang sa huli, we will stand for your glory, for your name alone, Lord, that we will be your children, Lord, forever, hanggang sa tumating ka. Maraming salamat po, Lord. Alam ko po, Lord, na will nyo yung lahat, kaya hindi po ako nahihiyang hilingin, Panginoon. Help us, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po.